up with you guys? It's me again, Nori Knows, at welcome back sa aking YouTube channel! Hello mga kanosi! What's up? What's up? Kamusta naman ang pasok sa inyo ng February? O pasok sa inyo ng 2021? Sana mas magpatuloy pa ang magandang pasok sa atin ng 2021, no? Sa pera, sa life, sa health, and more and more and more. Pero bago natin simulan ng video to, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. I-like niyo na rin ang video na to at i-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video! So, for today's videos, ang topic nga natin is how to achieve the ultimate glow up inside and out this 2021. So without further ado, let's get started in 3, 2, 1. Hello guys! So yun na nga guys, no? Bago pala natin start tong video na to, panoodin nyo din guys yung paano ma-achieve ang clear skin this 2021. Gumawa din ako ng video na yan dito sa aking channel. Ilalagay ko nga pala ang link ng video na yon dito sa description box below. Okay? So let's get started. Pali na isulat ko nga pala siya guys para wala akong makalimutan, okay? So as you can see nga pala sa title, how to achieve ultimate glow up inside and out this 2021. So hindi lang to physically, guys. Ito is meron din tayong emotionally and mentally health tips. Syempre yung glow up natin, mas maganda kung hindi ka lang physically nag-glow up, di ba? Dapat yung deep within or yung inside natin is glow up din para talagang healthy, di ba? Sabay-sabay na natin yan, guys. So puntahan po natin muna kung ano nga ba talaga ang glow up. So ano nga din ba ang purpose ng glow up? So ang purpose nga pala ng glow up is para mas maging healthier and stronger tayo. And syempre, ang pinaka main purpose nun is para ma-boost natin yung self-confidence natin, self-esteem, self-love, at para maging happy tayo inside and out. Ngayon, alam mo na kung bakit trending na trending yung glow up na yan, di ba? So, start na muna nating puntahan yung sa mental health natin. Paano nga ba tayo magkaroon din ng glow up mentally, di ba? So, kung inaakala nyo hindi tayo pwede mag-glow up mentally, pwede guys! So, ito mga tips na ito ibibigay ko sa inyo is sundin nyo lang and within 21 days or 1 month, makakakita kayo ng positive improvement sa sarili nyo, di ba? So, start na natin. So, ang tip number 1 natin is be with positive people. Napaka-importante niyan, guys. Bakit nga ba kailangan natin pumunta or mag-surround sa mga positive na people? Di ba kasi, guys, alam naman natin minsan kung sino yung sinasamahan natin is nahawa tayo. Alam mo yun, kung ano yung surroundings mo kasi very contagious yan, guys. So, yun nga, guys. So, halimbawa sumama ka sa mga negative na tao, yun din ang ma-adapt mo sa buhay mo. Sumama ka sa mga chismosa, magiging chismosa ka rin. Sumama ka sa mga palautang, magiging palautang ka din. Kaya, ang best tips is sumama ka sa positive people. Kasi pag sumama ka sa kanila, mahawa ka ng good vibes nila. So, pag sumama ka sa mga positive na tao, matutulungan ka nila para magkaroon ng positive things sa buhay mo. So, matutulungan ka nila magkaroon ng good plans, good thoughts, and right goals. Kaya dapat, isipin mo yung mga sinasamahan mo. So, guys, ang tip number 2 natin is meditation. So, dapat, guys, nag-meditate tayo once a week or twice a week. Bakit ba kailangan natin mag-meditate? Kailangan natin mag-meditate, guys, kasi nagiging strong yung physical health natin, mental health natin, and emotional health natin. Kasi, guys, pag nag-meditate ka, nawawala yung mga stress hormones mo. Nababawasan siya. Kasi nagkakaroon ka ng time for recreations. Nagkakaroon ka ng time para mag-enjoy. And nakakapag-self-reflect ka pa. Diba?
So, ano nga ba yung mga kinds ng meditation na pwede mong gawin sa bahay or workplace mo? Or kahit saang lugar na nasaan ka ngayon? So, para makapag-meditate ka, pwede kang mag-travel. Puntahan mo yung mga gusto mong puntahan. Pwede ka rin mag-meditate through sitting. Sitting alone sa kwarto mo, tapos mag-inhale-exhale ka, then makinig ka ng good music. Yun, isang tip yun para makapag-meditate ka kasi may time ka para makapag-relax. So, pwede ka rin mag-meditate through doing exercise and your passion. So, pag nag-exercise ka kasi, nawawala yung mga bad hormones mo sa katawan. So, napapalitan niya ng good hormones kasi nawawala din yung, bumababa din yung level ng stress mo sa katawan mo. At the same time, nakakapag-enjoy ka pa and nagiging fit ka. Diba? So, kung mag-exercise ka, gawin mo yung pinaka gusto mong exercise na gawin. Yung alam mong mag-enjoy ka na at the same time, makakatulong din sa physical health mo. So, pwede ka rin mag-meditate through doing your passion. So, halimbawa, magaling kang mag-bake or magaling kang magluto. Pwede kang magluto ng kung anong gusto mong putahe. Kahit ikaw lang mag-isa. So, alam mo minsan pag nagluluto ka tapos na-enjoy mo yung ginagawa mo, is nawawala din yung mga stress mo and nakakapag-relax ka. At the same time, nakakain mo pa yung gusto mo. So, doon naman sa lifestyle, use your time wisely. Diba? Mas maganda kasi yung may time management ka para hindi ka din ma-stress so kung ano nga bang uunahin mo araw-araw. Hindi ka ma-stress kakaisip kung ano nga ba yung mga next na dapat mong gawin sa life mo. So, start to have self-love and take care of yourself also. So, kailangan natin yan. Pag mas mahal mo din yung sarili mo at inaalagaan mo yung sarili mo, eh mag-glow up ka niya. Kasi dahil dyan, mabuboost yung self-confidence mo and at the same time, magiging healthier ka dahil inaalagaan mo ang sarili mo. So, ang last tip natin for ultimate glow up mentally or inside is learn to try new things. So, pag open ka na mag-try ng bagong bagay sa buhay mo, it means inaalaw mo yung sarili mo para mag-glow up ka. Hindi ka lang mag-glow up dyan. Mag-grow up ka. Kasi, inaalaw mo yung sarili mo na magkaroon ng bagong knowledge na pwede makatulong para gumanda ang buhay mo. So, yan ang mga tips natin para magkaroon ka ng ultimate glow up mentally. Pumunta na tayo guys sa ultimate glow up natin physically. So, ito na yun sa outer natin. Naggustong-gusto natin yan, di ba? So, ito na. Tip number 1. So, ang tip number 1 natin, guys, is do a makeover. So, start to focus on yourself. Paano nga ba tayo magkakaroon ng ultimate makeover sa sarili natin? So, number 1, pwede tayong magpagupit ng hair. Magpakulay ng hair. Pwede din tayong magpa-nail polish, manicure or pedicure, like that. Pwede din tayong bumili ng bagong set ng makeup, lipsticks, or anything. Or invest in a good skincare, di ba? And accessorize yourself. Kasi, you know, sometimes, glow up means you need changes. So, kung gusto mo din mag-glow up, kailangan mo ng changes sa buhay mo. So, pag nagpagupit ka ng hair or nagpa-color ka ng hair, di ba, mag-iibang anyo ka. So, parang ikaw yung version 2.0 na gusto mo, di ba? So, dyan mag-start yung mga glow up na gusto mo. So, start focus on yourself and do a little makeover. So, ang ating tip number 2 is focus on a good diet and exercise. So, try to eat some vegetables, no? Lalo na yung mga green vegetables, super ganda niya sa health natin. Pwede ka ding gumawa ng mga detox juice drink. So, kung ayaw mo or hindi ka kumakain ng mga vegetables, pwede mo siyang gawing mga juice drink. I-blend mo lang siya, halimbawa celery or spinach, lagyan mo ng sugar, konting fruits,
yun, maiinom mo yun, di ba? Hindi mo alam, nag-i-enjoy ka na doon sa iniinom mo, at the same time, nakakakain ka pa ng gulay, di ba, na ayaw mo. So, may benefits ka nakukuha. Eat more fruits. Maganda din kasi yan sa ating skin para magkaroon tayo ng glow up. So, instead na kumain ka ng junk foods as snacks, why don't you try eat some fruits, di ba? Kasi nakaka-enjoy din naman kumain ng mga fruits, lalo na yung mga favorite mong fruits. Kasi magbubloom ka pa pag kumakain ka ng mga healthy. Yun kasi yung isang way para mag-glow up ka. Pag kumakain ka ng mga healthier foods, doon na yun mag-i-start. So, eto pa. You must exercise 4 to 5 times a week. And do an exercise that you actually enjoy or love. So, bakit nga ba natin kailangan mag-exercise, guys? Guys, alam mo kasi, pag nag-e-exercise ka, is inaalaw mong mawala or ma-flush out yung mga toxins sa katawan mo, di ba? So, mapapalitan din niya ng mga good hormones. Mawawala din yung stress mo dahil nawawala yung calories or yung fats or kahit ano dyan sa katawan mo na kailangan mawala. At the same time, magiging happy ka. Tingnan mo guys, pag nag-exercise ka, pansinin mo yung sarili mo. Di ba parang mas lalo ka nagiging confident, tapos parang lagi kang masaya. Hindi kayong aburido, hindi kayong yung laging simangot, hindi kayong parang lagi kang magagalitin. Kasi nga, pumapasok sa'yo yung good hormones na kailangan ng katawan natin. So, para hindi ka magsawang mag-exercise, itry mong gawin yung mga exercise na parang pwede mo na din siyang maging hobby o yung mag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi naman kailangan yung super intense or super hirap tapos hindi mo naman matatapos or tatama din ka. So, halimbawa, ang gusto mong exercise or mahilig ka sumayaw, sabihin na natin. So, pwede ka mag-zumba, di ba? Kasi ako, isa yun sa ginagawa kong exercise, guys, yung zumba. Kasi mahilig talaga akong sumayaw and I-enjoy ko siya. Lalo na ngayon, kahit nasa bahay, pwede mong gawin yung zumba. Maganda pa yung benefits sa pupunta sa katawan mo kasi napapawisan ka, di ba? So, pumunta na tayo sa ating tip number 3. So, ang ating tip number 3 nga pala is glow your skin from the inside. So, paano nga ba mag-glow yung skin natin from the inside? So, ganito lang yan, guys. Siyempre, itong mga Oralina or yung mga tinetake natin or mga iniinom natin. So, bibigyan ko kayo ng ideas kung ano yung nakaka-glow up ng skin natin through dun sa mga pwede nating inumin. So, ito. Number 1, take your vitamins regularly. So, ito yung mga vitamins na kailangan natin daily, no? Like vitamin C, vitamin E, complete vitamins, kung ano mga vitamins ang iniinom nyo, guys. Yun yung gawin nyo daily. Huwag nyo kakalimutan yan. Kasi antioxidant yan. At the same time, nakakatulong yan para maging mataas yung immune system natin. Ako kasi ang iniinom ko, guys, everyday is vitamin C, like pwede din potency. Pero for now, ang iniinom ko kasi plain C. Tapos, nag-yusana ako. So, yung yusana is may vitamins and minerals na siya. Then, antioxidant siya. So, maganda din siyang pang antivirus sa katawan natin. So, huwag nyo kakalimutan, guys, yung mga vitamins. Kasi, yun din yung isang way para magkaroon tayo ng glow skin. So, ang mga pwede pa natin i-take orally para magkaroon tayo ng glow skin, hindi lang sa outside, syempre pati sa inside, is eto, guys. Collagen. So, ito is isa ding pang anti-aging natin yung collagen, guys. So, kung nasa 20s ka na, lalo na kung 25 years old ka na and above, pwede ka na mag-take ng collagen. So, any brand naman will do, no? Pero ako, ito yung dalawang nire-recommend ko na brand kasi para sa akin, ito yung super effective na brand for me. But disclaimer lang, guys, ha? Hindi ako beauty expert nor skin expert or kung ano man para sabihin kong okay tong mga to. Ito is based lang sa akin, my experience, and sa sarili kong research, okay? So, ito mga to is made from Japan siya. Ito katalog ko. Ubus ko na nga siya. So, itong collagen na to is nakaka-boost din siya ng immune system natin. At the same time, nakakatulong para magkaroon tayo ng glow skin. And yung elasticity ng skin natin, no? Para anti-kulubot tayo or wrinkles, ito din yung mga isang tip na pwede nating inumin. So, next naman, pwede din tayong uminom ng
glutathione. So, ito, hindi ko nire-recommend guys sa lahat to ah. So, yung mga gusto lang, mag-try. But, try at your own risk and buy at your own risk. Okay? So, ito kasi iniinom ko, hindi dahil gusto kong pumuti. So, hindi lang naman yun ang side effects ng glutathione, yung para pumuti ka. So, ito, tinutulungan din niya mabuhos yung immune system and ma-flush out yung mga toxins natin sa katawan natin. So, ito kasi is nakapagpalinis siya sa liver natin and kidney. And at the same time, yung kasi mga gantong glutathione, halimbawa kasi nawala ako mga vitamin C, vitamin E, or collagen, pwede na to as one kasi kompleto na rin siya. So, kagaya nitong brand na to, yung Luxent, hindi ko to, disclaimer lang guys, hindi to sponsored. Ito lang talaga yung isa sa nagamit ko na pwede kong i-recommend sa inyo. So, katulad nito, ito yung Luxent, meron na siyang glutathione, sodium ascorbate or vitamin C, meron siyang niacin, coenzyme, marine collagen, riboflavin, vitamin B6, and alam nating maganda din yung vitamin B6 sa skin natin, and beta-carotene and thiamine. So, diba, meron ka ng collagen dito, meron ka pang vitamin C, may glutathione ka pa. Kaya minsan, kung wala kong mga ibang vitamins na nandito sa bahay, ito din yung iniinom ko. And yun, isa din sa side effects talaga ng glutathione is mag-glow ka talaga. So, hindi ka lang mag-glow from the outside, mag-glow ka ba from the inside? Dahil napa-flush out niya yung mga dirt and toxins sa katawan mo. So, ang atin namang tip number 4 ay glow from the outside. So, nandito naman tayo, no? Nasa outside na tayo, guys. So, paano ka nga ba mag-glow from the outside? So, dapat invest on a good skincare. So, ito yung mga skincare like rejuvenating set. Kung mahilig ka mag-rejuvenating or mag-rejuvenate ng skin mo. Pwede din yung mga anti-aging products. Pwede din yung mga glowing skin products. Serums, syempre huwag natin kakalimutan ang pinakakailangan natin, sunscreen or SPF. So, yun guys. Kung makikita nyo nga pala dun sa isa kong video, yung paano magkaroon ng clear skin, mabibigyan ko kayo ng mga tips dun or mga products na pwede nyo gamitin para din mag-glow up. So, kung gusto mo ng mga rejuvenating set, is, ayun nga lang, trial and error siya guys, no? So, hahanap ka ng hiyang sa'yo. So, sa mga anti-aging products naman, halimbawa mga 30 plus ka na or mga mag-30 ka na, pwede ka na mag-start mag-anti-aging products. So, ito yung meron din yung mga brands sa mga Olay, L'Oreal, hanap na lang kayo guys nung mga hihiyang din sa inyo. So, sa mga serums naman, halos naman lahat ng serums, yun nga yung sabi ko, magaganda. Pero, syempre, trial and error pa din kasi meron pa rin nagbe-breakout sa ibang ingredients. So, ako kasi ang lagi kong binibili sa serums is made from Korea and made from Japan. So, isa kasi siya sa para sa akin na tested na, proven and tested na, na may mga safe na ingredients. But ito yung isang marerecommend ko sa inyong serum na talaga namang effective at lagi kong ginagamit. Ito siya guys. Siya yung Lux Organics Miracle Repair One Drop Miracle. Ito yung niacinamide guys. So meron siyang niacinamide na 2%. Meron din siya kasamang vitamin E and licorice extract. Ayun guys. So ito nga guys, nakaka-help nga siya para maging elastic yung skin mo or para yun nga mga anti-kulubot yan or anti-wrinkles. At the same time, itong napansin ko sa akin is nagla-lighten yung skin complexion ko lalo na sa face ko kasi doon pa lang naman talaga siya ginagamit sa face. So pag meron ako din pimples, mabilis siyang matuyo and lalo na yung dark spots, so hindi na siya tumatagal katulad before na ilang buwan, 2 months, 3 months talaga bago maalis yung mga dark spots ko na gawa din ng mga pimples and yung mga pigmentation ko din, so nagla-lighten na din siya. So, ang isa pang nakita kong benefits nito is lumiliit talaga guys yung pores ko. So, ayun guys, kung gusto nyo mag-try ng serums, ito yung isa kong marerecommend sa inyo. Mabibili nyo nga pala siya sa Watsons, bali ano siya, 499 pesos. So, hindi siya kita, no? Sa Watsons, or parang sa other drugstore or supermarket, meron siya guys. Ayun. Then, ang isa ko pang pwedeng marecommend para magkaroon din kayo ng glow up skin from the outside is mga rice water or toners guys. Pero kung gusto niyo naturally na gumamit kayo ng mga toner,
pwede nyong gamitin yung rice water, guys. Rice water, rose water, yan, magagandang mga ano yan, mga products. Yung rice water nga pala, is pwede nyong siyang gawin at home. So, kung gusto nyo, naturuan ko kayo ng simple recipe ng rice water is pwede natin yung gawa ng separate videos. So, comment lang kayo sa comment box below kung gusto nyo magawa tayo ng videos para sa mga toner like rice water. So, yun guys, kasama nga din pala sa glow up from the outside is pwede din kayong bumili ng mga makeup kasi pwede din, di ba sabi ko, invest in on a good skincare. So, pwede din kayong mag-invest ng konti lang guys ha. Hindi ko sabi gumastos kayo ng bonggang-bongga sa mga makeup. Yung pang simple makeup lang guys. Para lang ma-enhance nyo pa yung beauty nyo. Kasi yung iba, syempre ako kasi katulad ko, ma-makeup talaga ako. So, pwede mong gawin dyan, bumili ka lang ng kware lip tint lang kung hindi ka mahilig mong lipstick. Yung parang maano lang talaga yung ano mo, mas ma-improve pa talaga yung sarili mo. Kasi nakaka-boost din naman ng confidence, lalo na sa iba. Or sa karamihan, yung may makeup silang konti sa mukha nila. So yun, pwede kang mag-invest sa lip tint or lipstick, kahit isa lang ganun. Tapos sa eyebrow liner, kung katulad kitang wala kang kilay. Siyempre ako, gusto ko. Ayun, nag-i-invest talaga ako sa mga ganun kasi nga, wala talaga akong kilay guys eh. Pwede din naman kayo magpa-microblading yung mga uso ngayon. Pero ako kasi, dahil tipid tips lang ang gusto ko, eh doon lang ako sa mga eyebrow liner. So, gusto mo mag-mascara ka din. Pero meron na din ngayon mga eyelash extension, di ba? So, pwede mo rin gawin yun. Tapos, ayun lang, konting blush on kung gusto mo. Or kung ayaw ng blush on, okay lang guys. Basta rin pala invest guys sa sunscreen. Yun ang pinakakailangan ng skin natin. Siyempre, para ka mag-glow up, kailangan alagaan mo din yung skin mo. Yung inner layer and outer layer ng skin mo. So, kailangan mag-invest ka sa sunscreen. Huwag mo sabihin na maulan naman ngayon, baka naman wala namang araw, hindi na kailangan ng sunscreen. No, 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 mali ka dyan. Kailangan mo pa rin mag-sunscreen kahit nasabihin mong walang araw yan guys. Kasi nasisira pa rin yung skin natin. So, mas maganda kung mag-i-invest ka sa sunscreen yung may SPF PA++++. Kasi yun ang UVA like that broad spectrum. Kasi ibig sabihin nun guys is hindi lang yung outer layer ng skin mo yung napoprotect niya, pati yung inner layer ng skin mo. So, nandito na tayo sa last tip natin, sa physical guys ha, para magkaroon tayo ng ultimate glow up inside and out this 2021. So, ang last tip natin ay eto guys. Pakita ko lang siya sa inyo. Ano ba to, di ba? So, water to guys. So, ito lang masasabi ko. Drink more and more and more water. So, kailangan natin yan, guys. So, dapat sa isang araw, basta 8 to 12 glasses a day. Go lang. Push nyo lang, guys. Kailangan kasi para ma-hydrate yung skin natin. As well, tayo din sa buong katawan natin. Lalo na kung palakain ka ng mga yung mga bad foods like processed foods, junk foods, kung mahilig ka sa mga ganun, kailangan mas marami kang uminom ng tubig. Pero syempre, iwasan mo na yung mga ganun pagkain ha. Tapos, mag-glow ka rin dahil nga hydrated ka. So, magiging hydrated din yung skin mo. Ako kasi talaga malakas akong uminom ng tubig, guys. So, sa isang araw, kaya ko mga siguro mga 15. O, basta yung gantong tumbler, nakakailang ganito ko sa isang araw. Ayan, tumulo na siya. Kasi ngayon yung kailangan talaga ng katawan din natin. No? At kailangan din para magkaroon ka ng clear skin. So, totoo po yung mga sinasabi ng mga artista, guys, na water-water lang minsan, tapos nakakatulong na para maging blooming ka or para maging glowing ka. Well, totoo po siya. So, kung ikaw yung taong hindi ka mahilig uminom ng tubig kasi wala namang lasa, di ba? Why not try yung mga infused water. So, ano ba yung mga example ng infused water? Pwede yung may mga lemon water. Maglagay ka lang ng lemon dito, squeeze ng lemon. Or yung isang, ano, half ng lemon, ilagay mo lang dito sa tubig. Then yun, syempre, magkakalasa na siya. Hindi mo nasasabing mo ng lasa, guys, ha? So, makakainom ka na ng maraming tubig. So, kung ayaw mo ng lemon, try mo yung cucumber. Kasi maganda din naman yung benefits ng cucumber sa katawan natin, di ba? So, para magkalasa lang, guys, and para na rin, at the same time, nakakainom ka ng maraming tubig na hindi mo alam. Di ba?
So sana, ayun nga pala, sana marami kayong natutunan sa akin ngayong araw na ito. So sana marami akong na-advice and tips sa inyo para nga naman ma-achieve natin ang ultimate glow up ngayong 2021. Siyempre, inside and out siya, diba? So gawin nyo lang to, guys. Sabi nga is sa 21 days, pag paulit-ulit mo siyang ginawa or everyday mo siyang ginawa or daily, magiging habit mo siya, magkakaroon ka ng improvement sa sarili mo. So why not try that, diba? So 21 days after 21 days, mag 1 month ka. After 1 month, another month. Makikita mo na lang, tumagal ka na pala ng 1 year tapos, ayun, nagbago ka na, nag-improve ka na. So doon mo makikita, wow, nag-glow up na pala ako. Siyempre, hindi ikaw agad ang makakita nun. Ang makakakita nun is yung mga tao sa paligid mo. So kaya dapat, kung gusto mo mag-glow up, hindi ka lang mag-start ngayon, then end na bukas. Yan is, dapat consistently din natin ginagawa, guys. Dahil wala naman, guys, nag-glow up na isang araw lang, di ba? O kung ano man yung mga gusto mong i-achieve sa buhay mo, hindi mo naman yan magagawa ng isang araw lang naman talaga, di ba? So, dapat be consistent in order to improve your life. Yun na ang nasasabi ko sa inyo. At huwag mo palang kalimutan, guys, na i-like ang video na to. Mag-subscribe na kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo. At sana is nagustuhan nyo itong video na to. Mag-comment na kayo sa comment box below kung meron kayong suggestions na pwede natin gawing videos on my next vlogs. So yun lang, guys. See you on my next vlog. Thank you and God bless. And mwah, mwah, mwah. Bye-bye!